Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang araw na lang at weekend na naman, pero paso may balak mamasyal, magpapatuloy kaya ang mga pag-ulan sa susunod na mga araw? Alam mo yung detalye mamaya. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako ang makakasama nyo ngayong Webes, January 17, 2019, Patrick Obsuna. At ito ang Panahon TV. Maigi maulan man ang malaking bahagi ng bansa, sisikat pa rin ang araw upang bigyan liwanag at init ang inyong mga umaga. Ang sunrise natin along Metro Manila, ito ay sa ganap na 6:25 at lulubog naman ito 47 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Bidin ka ba sa dalawang araw na pahinga tuwing weekend? Good news dahil walang pasok o special non-working holiday bukas sa Santa Rosa, Laguna, kaugnayan ng founding anniversary ng syudad. Para malubos ang pag-enjoy sa long weekend mo kung ikaw ay taga Santa Rosa, Laguna, narito ang special weather forecast para sa susunod na mga araw. Asahan ang bagyong maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng pag-ulan ngayong araw. Pero pagdating ng Biyernes sa Sabado, gaganda ang lagay ng panahon. Ang temperatura ay mula 20 to 31 degrees Celsius. At kaugnay naman ang Kaisa Festival sa Tarlac City, wala rin pasok bukas, January 18, 2019. Idineklara ito ng Malacanang na Special Non-Working Holiday. Ngayon, alamin naman natin kung magiging maulan sa susunod na mga araw sa pagsisimula ng Kaisa Festival. Asahan ang mahihinang pag-ulan ngayong araw, dulot yan ang patuloy na pag-iral ng Northeast Monsoon. At sa Biyernes at Sabado, gaganda ang lagay ng panahon, bagamat maulap, wala naman tsansa ng pag-ulan sa maghapon. Ang temperatura papalo ng 31 degrees Celsius. Kahapon na umaga, umira lang Northeast Monsoon sa bansa, kaya naman nakaranas na mahihinang pag-ulan ang Luzon at pati na rin ang Visayas. Pero pagdating ng hapon, muling umira lang tail end of a cold front sa silangang bahagi ng Mindanao. Kaya naman umiral ang maulan na lagin panahon, partikular yan sa Caraga, Davao Region at maging sa Northern Mindanao. Magpapatuloy ba ito ngayong araw? Yan ang ating aalamin mamaya. Samantala, dahil malamig na simoy ng hangin ng dala ng Northeast Monsoon sa patuloy nga nitong pag-iral sa bansa, naitala ang pinakamababang temperatura sa ilang lugar sa Pilipinas. Narito ang tala. As of January 16, 2019, naitala ang pinakamababang temperatura sa Baguio City na umabot ng 12.8 degrees Celsius, sa Tanay Rizal 18.9 degrees Celsius at sa Tuguegarao City 19.1 degrees Celsius. Bukod sa malamig na temperatura, nagdadala rin ng mahihinang pag-ulan ang hangin sa bansa. Para lubusang maintindihan ang weather system na ito, narito ang isang napapanahong kaalaman. Ang Amihan o Northeast Monsoon ay binubuo ng malamig at tuyong hangin na nanggagaling sa mainland China o Siberia. Kadalasan nag-uumpisa ang Amihan season sa Pilipinas kapag Bermuds, kaya iniuugnay ang malamig na simoy ng hangin sa tuwing nalalapit ang Kapaskuhan. Kahit walang snow sa ating bansa, nararamdaman natin ang unti-unting paglamig ng panahon, lalo na tuwing gabi hanggang madaling araw dahil sa epekto ng Amihan. Pero asahan na mas lalamig pa ang panahon pagsapit ng Enero at Pebrero kung kailan kasagsaga ng Amihan. Ika-18 ng Enero taong 1961 nang pumatak sa 6.3 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City, ang pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas. Maliban sa bahagyang paglamig ng panahon, asahan din ang mahihinang pag-ulan na madalas mararanasan sa hilagang bahagi ng Luzon. Magiging maulan ba sa susunod na mga oras? Yan ang ating alamin sa datos ng Pag-asa.
Ayon sa color-coded graph ng pag-asa, ang kulay asul ang pinakamababang dami ng ulan, habang ang kulay puti naman ang pinakamadami. At ayon nga dito sa forecast ng pag-asa, makakaranas ng mahihinang pag-ulan ang kalurang bahagi ng Visayas at maging sa Mindanao. Ganon din ang aasang lagay ng panahon sa silangang bahagi ng Luzon dahil patuloy niyang umiiral ang northeast monsoon sa bansa. Susunod sa Panahon TV. Asteroid 433 Eros, makikita sa kalangitan ngayong buwan. Binhi na itinanim ng Chang'e 4 sa buwan, ano kaya ang lagay? NFA rice, nagkakaubusan na nga ba? Antarctic, ating alamin yan. At matapos ang wildfire noong nakaraang buwan, California naghanda sa matinding pagpapaulan ng niyebe at bagyo na maaaring magdulot ng pagbaha at mudslides. Abangan ang mga yan sa aming pagbabalik.